Ito na yon yung kinasal sa Facebook. Okay, magkaka-face to face po sila. Blooming si Sir Ernie. Sir, anong in-expect mo ngayon na mangyayari pag nagkita kayo nitong si Abby na nakilala mo na stewardess? Ang in-expect ko po na magkaayos kami kasi wala naman po akong kasalanan sa kanya at magkapatawaran po at maayos yung isyung ganito. So anong sasabihin mo sa kanya mamaya kapag nakaharap mo na siya face to face? Bali magkakamustahan lang kami, sabihin ko lahat ng mga pangyayari doon sa about sa mama niya. Yun lang po ang sasabihin ko. Okay. Nainlove ka na talaga sa kanya dahil doon sa picture? Sa picture po. Masasabi mo ba sa kanya yon na nailab ako sa'yo? Nakita ko yung picture mo? Pwede po, sir. Pwede po. Hindi ko po i-deny. Sa totoo lang, nailab talaga ako dito sa picture na to. Pero yung hindi ko ni-expected na hindi ka naman talaga sa totoong katauhan yan. Minahal ko na talaga yung picture na yan. Iningatan. Halimbawa, sir, naging positibo ang reaction niya nung magkita kayo. Nag-click yung kita niyo. Nagustuhan ka rin niya. Anong reaction mo? Atras na lang ako talaga. Na-inlove man ako, hindi ko na pa ipagpapatuloy pa. So ano na lang ang habol mo ngayon? Yung lahat ng pinaghirapan ko sa pagtatrabaho, kasi in-import ko po yun sa trabaho, in-import ko din po doon sa nanay niya, gagamitin ko na lang po yun dito sa nararamdaman ko para gumaling ako at magpagtrabaho rin po ako ng maayos. Nagpapadoktor ko kayo ngayon? Check up pa lang po, sir. Ano raw po yung problema, sabi ng doktor? Liti daw po ito na bumaluktot o namamaga. Kailan daw operahan? Hindi ko pong masabi kung ooperahan kasi pansamantala, sabi niya, gamot muna, sir, baka madala. Ano bang sitwasyon ng trabaho mo ngayon? Bali ngayon, sir, nagtatrabaho ako dyan sa isang company. Sa subcontractor. Dati po dyan, skim coater ako for painting. Ngayon po, dahil sa sipag ko at tapat ako sa trabaho, in-approve po ako ng lead man. Sabi ko, nagpasalamat ako din dahil. Lead man? Opo. Congratulations po. Magkano pong sweldo po ng lead man, kung matanong ko? 600 po. Maganda na po yan, ha? 600 kada araw. Opo. Above minimum na po kayo. Congratulations, sir. Alam ba ng katrabaho mo itong nangyayari sa atin ngayon? Nakarating na ba? Sa mga... Pwede pong alam na kasi po, marami po akong hinandil na tao kasi dati akong general foreman ng painting. Kaya marami po akong hinahandil at pinapangaralang tao. Meron ka pang mga magulang? Meron ba po? Mga kapatid? Alam ba nila itong nangyayari sa'yo? Alam po. Anong sabi nila? Yung isang kapatid ko lang po kasi nahihiya daw sa akin eh. Ngayon, sabi ko naman, hayaan mo lang ang kuya mo kasi biktima ako dito. Tatapusin ko lang kako ang problema ko para huwag ka akong mahiya. So, kasi ako nga, nahihiya ako sa'yo kasi yung mga hinihiram ko, paano ko pa maibabalik ako sa'yo? Nung wala akong trabaho, ikaw yung nag-asikaso sa akin. Meron ka na bang naging girlfriend o first time mo lang ito na magmahal? Meron na rin. May asawa na po ako. Ah, may asawa na kayo? Kaya nga po. Hiwalay? Hiwalay kami po. Kailan kayo naghiwalay ng misis mo? Matagal na rin po. Nasaan si misis? Sa trabaho niya yata kung ano. Meron ng iba? Wala pa naman. Bala ko nga po talaga. Nililigawan pa rin yun. Ligawan siya ulit? Apo. I think that's the best thing for you to do now. May anak kayo? Meron po. Actually, humingi na rin po ako ng tawad doon sa kanya kasi kung may nagawa man ka akong pagkakamali, humingi po ako ng tawad sa kanya. Kay misis? Opo. Ilan ang anak mo? Isa lang po. Ilang taon? 3 taon na ako. Okay. Anong reaction ni misis? Bali, nakasuporta naman po siya sa akin kasi sabi niya naman, nung nangyari naman po ang anong yan, hiwalay tayo eh. Kaya malaki na rin pag-sisisi niya kasi. Pwede bang malaman kung bakit kayo nagkahiwalay? Kung okay lang? Siyempre, hindi niya na ako hinabol kasi sabi niya nag-sisisi daw siya. Ano raw yung dahilan? Ba't nagka-problema yung relationship niyo? Siyempre, hindi po maiwasan na mag-away ang mag-asawa. So, normal naman yata yon. Pero so, hindi yata namin nakayanan na at magkaunawaan sa mga bagay-bagay na siyempre kung may mga selosan, mga ganyan, o kaya okay. Gamit sa bahay, ganito, o mga ginagawa ko. Doon po kami nagkakalabasan ng pressure na usapan. Okay. Bago kay misis, meron ka pa bang malaking girlfriend? Wala po. Alos po. Hindi na, mahirap na rin magtiwala ang iba. So, first love mo si misis? Hindi po. Ilan bang naging girlfriend mo na pwera kay misis? Hindi ko po tanda. Okay, marami. Playboy ka rin pala. Pero yung flight attendant ba,
yung ba isang pangarap mo na one of these days maging girlfriend, mga ganun? Sana. Talaga meron ka mga, kumbaga, paghanga sa mga flight attendant? Naghanga lang po kasi yung nagbihay po ako ng Cebu, nakikita ko ang itsura ng mga flight attendants. Oh, magaganda, maganda mag-entertain. So, humanga lang po ako. Sige, papasukin na natin si Abby, yung flight attendant. Magkaka-face to face po sila. Dito, si ma'am. Alright? Siya yung sinasabing flight attendant ng Northwest. For your information, Sir Ernie, wala na yung Northwest Airlines. But anyway, okay. Sir Ernie, ito na yung nakilala mo sa Facebook, yung picture. Pumunta siya rito para magkaliwanagan, para i-clear yung kanyang pangalan. At may mga sasabihin siya. Of course, may mga sasabihin ka rin. Opo. Right. Ladies first, of course. Ang tunay niyo pong pangalan, ma'am? My real name po is Mary Gail De Leon Yepes. And I'm not a flight attendant po. I'm a sales agent po in a private company. Hindi ko na lang po sasabihin. It's okay. Okay, yes, of po. Course. Mary Gail Nieves. Yes, sir. Okay. Now, mother niyo ho ba yung nasa picture? Pakita mo yung picture ulit. Iyon. Yes po. Sad to say, that's my mother po. That's your mother? Yes po. Ano pong tunay na pangalan ng mother nyo? Sa birth certificate ko po kasi is Agatha De Leon, ang real name niya. Agatha De Leon. Yung Manuel po, that was her maiden surname po. Okay. Ang okay. Ginagamit niya kasi is Melita. Opo. Nung makilala siya ni Sir Ernie Tagle, yes, sa Facebook. Now, Ma'am Gail, ano po yung gusto niyo sabihin? Siguro kay Tagle is... I'm really sorry on behalf of my mother po na nagawa niya yun. Sobrang mali po na nagawa ng mother ko. Yung sa mga nakikinig po and sa nanonood, kasi po may nagsabi lang sa akin na nababasa daw po ako. Kaya okay. Parang hindi po siguro nabasa yung the whole na post po. May mga nagsishare daw po na parang kiniklaim nila na ako daw po talaga yung nanloko. So, yun lang po. Gusto ko maklear yung name ko kasi po may maayos po akong trabaho. May mga kaibigan po ako yung mga nakakakilala sa akin. Alright. So, paano mo po ipapaliwanag, Ma'am Gail, yes po, na hindi ka kasabwat ng mama mo? Actually po, kahapon po, nag-viber po sa akin yung sister ko. Tapos po yung mga workmates ko before, at mga kakilala ko na nasa Rafi daw po ako. Sir, wala po akong Facebook account. So, sin-screenshot po nila, then sinend po sa viber ko. Tapos yun po, that time, di ko po matawagan yung mother ko. Sobrang na-depress po ako and na-stress that time. Tapos nung nakausap ko na po siya, yun po, inamin niya po sa akin. So, hindi mo alam talaga? Hindi ko po alam, sir. Pwede po nating tawagan yung mother ko para maklear niya po yung lahat ng nangyari. Pero alam niyo, yes, ba na sir, napakarami mong picture dito kay Ernie? Nito ko na lang po nalaman nung pinaamin ko po yung mother ko. Ah, pinaamin mo dahil? Opo. Nung pumunta siya rito? Kung hindi, yes, pa siya pumunta rito, hindi mo malalaman? Hindi ko po malalaman. Na. Yes po. Okay. Ilan ba kayo magkapatid? 6 po kami. Ako po yung youngest po, bunso. Okay. Anong sa palagay nyo, ba't ho nagawa to ng mother nyo, Ma'am Gail? Sir, kasi yung mother ko po kasi medyo may problem po sa pagdating sa gambling po, sa pagsusugal. Nagsusugal siya? Ano, yes, pong sinusugal niya, ma'am? Before po kasi, sir, parang naano siya sa casino. And now naman po kasi, madyong-madyong na lang po siya now. Hindi ko na lang po alam, sabi niya po hindi na po siya nagka-casino. Wala ba siya mga nabibenta, mga ari-arian yun doon dahil sa kanyang problema? Nung dati po, nung bata pa po ako, yun po yung mga ari-arian po namin. Yung mga bahay po namin, lupa and mga kotse. Nabenta niya? Doon po nag-start yun, sir. Nalulung po talaga siya dati. Okay. Sila pa rin ba ng father mo? Wala po. Hiwalay na po sila nung high school po ako. Okay. So, hindi ko kayo naging stewardess? No, sir. Hindi po. Never. Okay. Ma'am, alam niyo ba, ma'am, Mary Gail, love na love ho kayo sa picture nitong si sir at kinasal kayo sa FB? Nabasa ko nga po din sa post niyo. Okay. At, in fact, meron pa ho siyang picture nung birthday niyo, supposed to be birthday niyo. Anong araw yung birthday niya? July 21 po. Yung ba yung birthday niyo? Yes, sir. Birthday July 21, po siya ho'y naghanda. Opo. Marami siyang handa doon, may picture yun eh. And then nandoon yung frame, picture frame niyo sa gitna at pinaghanda, dinasalan niya. Ganun kanya kamahal. Talagang nagmahal itong tao.
Okay, Sir Ernie, ayan, kaharap nyo na po si Ma'am Marigail at narinig nyo yung mga sinabi niya. Ano pong reaksyon nyo? Una, yan, anong reaksyon mo muna nakita mo siya unang-una? Wala akong masabi. Magandang babae. Maganda. Mabait. Magandang mabait. Paano malaman mabait? Hindi mo pa naman nakita mo na sa mukha lang. Sa mukha lang po, mabait. Nakikinig. Hindi ko naman po may, ano kasi, totally, hindi ko naman na kilala talaga ang buong pagkataon niya. Minahal ko lang yung picture niya at inalagaan ko. Inalagaan. Ang dami nga niyang picture names eh. In fact, parang sa baraha, kanina parang binabaraha ko yung dami niyang collection ang dami niyang collection ng mga pictures. Hindi ka ba proud, ma'am? Merong nagmahal sa'yo? Kahit picture mo lang, minahal na agad, na-in-love sa picture mo lang. Ganun kaganda. In fairness, itong si ma'am, mas maganda sa personal. Sa totoo lang, mas maganda siya sa personal kaysa sa picture. Doon sa mga nanonood, pag nakita niyo sa personal, mas maganda siya. Thank you po. Now, Sir Ernie, anong gusto mo mensahe kay Ma'am Mary Gail? Unang-una po, nagpapasalamat ako dahil lumantad na rin po siya kasi hindi lang po ako ang victim. Biktima rin po siya. Okay, that's good. Yun din po ang gusto kong malaman na magkaayos na kami para matapos na ang issue to. Malinis na rin yung pangalan niya at maayos na rin yung pagiging kalagayan ko ngayon sa katulad yung may sakit. Ang kabila kong legs, medyo po na naglalak nga po si sir. Oh, so nagpapagamot ko kayo? Hindi nga po ako nakapagpagamot. Check up lang po talaga, sir. Dahil? Wala po talagang perang pang paggamot niya. May nag-advise po sa akin, specialist na daw po ito, sabi niya. Ang kailangan mo, sir. Kung hindi nadadala sa gamot, kaso wala naman po akong pang-maintain niya. So ngayon, nakita mo na si Ma'am Mary Gail. So, stop na yung pagiging in love sa kanya siguro. Okay po. Ngayon nakita mo na sa person, wala ka nang nararamdaman para sa kanya? Wala na po kasi siya na po yung totoong pagkatao doon na pangalan niya na po mismo. Yan ang tunay. Pero mas maganda sa personal, ano? Opo. Ba't hindi ka na makatingin nung mag-opo ka, makayuko ka? Okay, ngayon naman, ito ang pinakabida sa lahat. Ito na. Si Ma'am Agatha De Leon, a.k.a. Melita Manuel. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Agatha. Magandang hapon po, sir. Ma'am. Opo. Andito po yung anak nyo. Andito po si Sir Ernie Tagle. Paano ito, ma'am? Alam niyo po, sir, nag-usap na po kami ng maayos ni Ernie Tagle. Okay. Nagkasundo na po kami na nung magsabi ako sa kanya na ginagamit ko lang ang pic ng anak ko, humingi po ako ng tawad at sorry dahil nga lang po sa FB, ang kalakaran po ako nalalaman ko sa FB, nakikita ko nagbobolahan, nagpapayabangan. Sabi ko, sorry kung tayong dalawa ang nagkaganyan, sabi sa kanya. Kasi po, sir, marami po kasi siyang sinabi sa inyo na salat naman po sa katotohanan. Teka muna, ma'am, unang-una, kung hindi po siya pumunta dito sa amin, hindi ho kayo magsasalita ngayon. Dahil nga po sa pagpunta niya sa amin, ipinost po namin to sa Facebook, yung picture ninyo at yung anak nyo, eto, masosolve yung problema ngayon. Kasi hindi ka na nagpapatawag eh. Hindi ka na nakausap. Sir, sorry po, pero hindi po totoo yan. Last week lang po, nag-text siya sa akin, kinumusta niya kasi po may sakit ako. Ngayon po, nag-usap na po kami niyan, matinong-matinong na po usapan namin, sabi ko sa kanya, ngayon ako naman ang tutulong sa'yo. Sabi ko po sa kanya, kung ano yung naibigay mo, ibibigay ko rin sa'yo, walang labis, walang kulang, buwan-buwan. Last, pinadala ko po siya ng 5,000. Sabi ko, basta buwan-buwan, every 15 of the month, padadalang kita, matik yan. Basta tutulungan kita, kasi nga may sakit ka, naaawa ako sa'yo, sabi ko po sa kanya. Kaya lang po ako nagalit at hindi ko po siya tinext na muna. Kasi po may mga text po siya na hindi po magandang pakinggan. At anong po yun? Kasi po sabi niya, ano na, sabi niya, makapal ang mukha mo, walang yaka, sabi sa akin. Sabi ko po, huwag ka magsalta ng ganyan. Kasi hindi pa ako nasisira sa'yo, maghintay ka sa 15 at buwan-buwan mati. Nakapagbigay na ko kayo sa kanya, ma'am, ilang beses na? 2 beses na po. Pinadalang ko rin po yan sa Bicol. Okay, siya na lang po, ma'am. Sir Ernie, nakapagpadala ba siya, totoo? 2 beses na? Isang beses lang po, yung po ang hawak kong mail na pinakuha ko po sa kapatid ko. Magkano yon? Yung 5,000 po. Okay, 5,000, isang beses lang daw po, ma'am. Sa Bicol po, nagpadala po ako sa kanya, 1,500. Meron din? Pwede po yun yung pinamasahe, yung 1,500. Okay po. So 5 plus 1,500, so 6,500. So 6,500 na lang so far. Ngayon po, sir, ganito po yan. So ma'am, sorry po, ma'am
Marigel, ha? Akala. Meron akong masasabihin dito. Akala, sir. Ma'am, sabi nyo, hindi mo nagustuhan yung mga sinasabi niya na walang hiya ka. Eh kung sa totoo lang pa talaga, ma'am, napakawalang hiya niyo po, ma'am. Kasi apo, pati anak nyo, pati anak nyo po, ma'am, nananahimik, eh, sir, may trabaho itong maayos, nadamay, nasira sir, siya. Sir, hinaamin ko naman po yun, sir. Oh, napakawalang hiya niyo po kung tutusin. At tanggap ko po naman yun. Ang hindi ko lang po kasi matanggap yung pati sa cellphone, binababoy niya po. Ma'am, yung ginawa mo sa kanya, hindi ba pambababoy? Yung ginawa mo sa anak mo, hindi ba pambababoy? Galit ka na binababoy ka, pero okay lang na ikaw yung mambaboy. Sir, hindi niyo po naiintindihan yung salita kung pambababoy niya. Masyado na pong Friday yun. Kung ipapahintulot niyo po, pwede ko pong sabihin sa inyo. Sige po, ma'am. Quiet po, ma'am. Madam. Noong pong 12 or 13 po ng August, tumawag po siya. Ano po, binuksan po. Narinig po ng apo ko. Umuungol po siya, tsaka humihingal. Tapos sabi niya po sa akin, kumarin mo, panty mo, lalabasan ako. Napamura po ako. At tinatay ko po yung cellphone. Pinext ko na lang po siya. Huwag mo akong babuyin, tao, kung nakapag-usap kayo. At matutulungan kita. Lahat ng binigay mo, kaya kong ibalik sa'yo buwan-buwan. Walang labis, walang kulang. Yun po ang sabi ko. Dapat po ba naman na pati yung ganung bagay itatawag pa po niya sa akin? Mali yun, ma'am. Mali, ma'am. I agree with you. Mali yun. Talagang hindi pwede ma-justify yung ginawa niyong panuloko sa kanya para gawin yan sa iyo. Tama ka nga doon. However, ang punot dulo ng pambababoy na nangyari sa iyo ay because nauna kang gumawa ng kalokohan against him. You agree? Apo. Now, sir, mali yung ginawa mo. Actually, wala pong ganyan na ano nangyari po sa amin. Yung umungul-ungul ka raw? Opo, wala po eh. Wala po akong ganyan na ano. Saka po, tatanungin ko po kung anong number yung gamit. Kasi wala pong ganyan eh. Nire-respeto ko po siya bilang nanay. Nakikita ko po kung ano, halos nga po, ginawa ko lahat. Yung pagbabanding namin, yung pagmamahal ko. Nagbabanding kayong dalawa? Opo. Ilang beses po kayo nagbanding? Tatlong beses lang po kami nagbanding yan kasi tatlong beses po kami nagkita. Nirespeto ko po talaga siya bilang nanay. Hindi ka ba na in love sa kanya? Hindi po mangyayari yun, sir, kasi... Ito ba itong tao si Ma'am Marigel? Yes. Hindi, kasi may picture na sweet sila. Oh. Ayan, oh. Oh. Eh, Ma'am Melita, hindi ka ba na in love kay Sir Ernie dahil sa kanyang kabaitan? Minsan lang po yan, sir. Hinatid niya ako sa yun. Bus sa uwing probinsya. Hindi po. Po tatlong beses. Hindi tatlong beses? Hindi po. Sabi mo isa Sir Ernie, tatlong beses. Ganito po, ma'am, isasalaysay ko ng buong pangyayari. Nagkita po tayo sa tulusan ng ano, ng simbahan. Ang sabi nga ni Abby, magkikita kayo ng mama ko. Yun po ang sinabi mo, darating dyan. Yung kulay black ang damit mo, kung naalala mo pa po. Doon po tayo nagkita. Oo, alam po, pero minsan lang yun. Hindi na naulit. Minsan lang tayo nagkita. Huwag po kayong mag-ano, ma'am, kasi po. Pangalawa po doon po sa Mang Inasal. Kaso lumipat. Wow. Manginasal po, kumain po tayo. Never, never. Kung gusto nyo po, ilalabas ko na po lahat talaga ng record ko kasi yun ang magiging katotohanan kung ano po ang pagbabanding ko po sa inyo bilang pagrespeto ko sa inyong nanay. Minsan lang tayo nanay. Nakita sa baklarang. Minsan lang yun. Tapos hinatid at pa nga po. Lahat nung sinabi ko sa iyo at ginawa, inaamin ko naman sa iyo at humingi nga ako ng tawad. Yun naman sabi po talaga. Sabi ko nga sa iyo, I'm sorry. Pero huwag mo naman akong babuyin at kaya naman kita. Never po, hindi po talaga kita yan binaboy. Yan ang usapan natin. At huwag mo sabihin, Sir, nagpapadala po ako sa'yo ng maayos, tapos bababuyin kita ng ganun, tapos ginagalang kita, nire-respeto kita bilang nanay, pinakilala kita sa mama ko. Siyempre, normal lang yun. Sabi ko, napakabait mong ano. Mabait po talaga, maganda po kasi si... Diba, mali, pakilala mo talaga yung girlfriend mo? Ma'am Agata, bakit yun po nagawa yun? Kasi sir, mag-isa lang po ako sa bahay. Okay. Wala po akong kasama. Hindi po dito nakatira si Mary Gail. Ngayon po, binawalan na po ako ng mga anak ko dahil nung araw po, nalulunga ako sa kasino. Naubos po ang pinundar namin, bahay, sasakyan, at mga gamit nga po. Ngayon, nagalit po yung mga anak ko. Sabi ko po, magbabago na ako kasi matanda na nga po ako. Eh ngayon po, nakipag-ano na lang po ako sa FP. Eh, nung makilala ko naman po yan, natuwa po ako. Kasi
hindi naman po ako humihingi. Kusa po siyang nagbibigay kasi obligasyon daw po niya kasi girlfriend niya ako. Yung po, sir, totoo, nagtotong ito ako. Ma'am, na lang, hindi na teka muna, nalito na ako. Girlfriend ka niya, teka muna, ang girlfriend niya is yung picture ng yung anak nyo. Yung picture nyo. Po, opo. Oh, hindi picture kayo. Lang po. Hindi ho siya nagkagusto sa inyo. Kung ako pong tatanungin, ang nagustuhan niya po yung picture po ng anak nyo. Kasi yung anak, yung picture po ng anak nyo, maganda at lalo pat sinabi ninyo na flight attendant, ting. Tapos maganda pa yung picture. Oo, lalo siyang humanga. Humanga siya. Siguro nasa pangarap niya na magkaroon ng kaibigan o girlfriend na flight attendant. Ito na yung pagkakataon. At pinagsamantala naman itong ni Ma'am Agata. Ma'am Melita, at doon sa mga netizen pala, huwag niyo pong i-bash si Sir Ernie kasi doon sa mga comments binabash si Sir Ernie. Lahat po tayo may mga weaknesses eh. Oo, biktima rin siya kung tutusin. Lahat tayo nagkakamali. Na in love lang ito. Biktima siya, tama. Biktima rin ito si Ma'am Mary Gail. Ang may problema talaga dito si Ma'am Melita. She came in at a time na malungkot itong si Sir dahil hiwalay pala ito sa asawa. Kumbaga na timing eh. Oo. And then, yung bang weakness ni Sir Ernie ng kataon na flight stewardess, yun. Na-dig niya yun. Mm-mm. Na madali niya nakuha ang loob nitong si Ernie para magpadala-padala ng pera. Now, Ma'am Agata, ano po ang gusto mong sabihin sa anak mo? Nandito ho siya. Meron ka mensahe kay Ms. Mary Gail? I'm sorry, anak. I'm sorry sa paggamit ko ng pic mo. Hindi ko kasi akalain na kahantong sa ganito. Eh, ayoko namang masira ang reputasyon mo. Dahil hindi ka naman ordinaryong babae lang na basta-basta. Kaya nga lihim ko itong itinatago. At sinabi ko nga po na hanggat maaari, mailihim ko sa kanya yan. I'm sorry, anak. I'm sorry. Okay. May mensahe ka kay Sir Ernie? Ma'am? Sa'yo, Ernie. Ayusin mo na lang ang pag-detect. Basta yung pangako ko sa'yo, bibigyan kita every 15 of the month. Huwag mo na akong babuyin. Huwag ka nang mag-text ng kung ano-ano. Inaamin ko na lahat ng kasalanan ko. Binabig ko siya. At hiningi ko na yan ang tawad sa'yo. Pangako po, sir. Tulpo. Okay, magbibigay so, po ako sa kanya. Alright, sandi lang po ah. Para makasiguro. So, Ma'am Mary Gail, magkasama pa rin ba kayo ni nanay mo sa bahay? Dumadalo po ako paminsan. So, usually po pag weekends po. Nangako naman tong mami mo na magbibigay kada quincenas daw. So, ikaw na lang mag-make sure na tutuparin apo, niya yon. Apo. Although hindi mo obligasyon to. Yes, dahil sir. Biktima yes, ka sir. Rin. Pero since nandito ka na rin and you want to clear your name, and of course, siguro, tulong na sa mother mo. Yes, sir. Tulong na nandito sa isa pang victim. Apo. So, you will make sure na matutupad yung every yes, 15 magbibigay ka. So, magkano ibibigay mo, Ma'am Agata? Sabi po niya, kahit magkano lang, basta ista, lagi ko lang siyang bibigyan. Sabi ko, oo, matik yan. Kasi kuminsan po, napapadala siya 500, 1,000, 2,000. Ganon din po ang gagawin ko. Basta wala pong labis palang kulang. Lahat po nung sinisingit niyang binigay niya, ibabalik ko po din buwan-buwan, sir. Kada quincenas? Promise po yan. Magbibigay opo, ka? Sir, kada quincenas. Okay. Ma'am, meron ka mensahe sa mga listeners at viewers? Kasi marami nagalit sa inyo doon. Meron kang gusto sabihin sa kanila? Sa inyo po. Humihingi rin po ako ng sorry dahil sa nagawa ko. At sana po, huwag niyo nang ibas ang ano ko at yung taong yan. Ako po lahat ang may kasalanan. Inaamin ko po. Humihingi po ako ng tawas. Pero tun po. Sorry po. Okay. Sige. At least nagkaroon to ng solusyon sa problema. At ang naging susi dito ay yung pagpunta ni Ma'am Mary Gail. Yes, sir. Kung hindi pumunta si Ma'am Mary Gail, hindi maayos yung problema. At kung meron man napulot na aral dito, ang lahat na mga manonood is huwag ho kayo magpapaniwala sa lahat na mga nakikita nyo sa FB. Lalo pa kung ito ay tungkol sa mga taong nagsasabi sila ay ganito, sila ay ganon, at may perang involved. Oo. Huwag kayo magpapaniwala doon. Merong emosyong involved, merong financial na involved. Siyempre, maniniwala kasi, ka sa FB pag yung graphitool financial, paniwalaan nyo. Oo. Ibig sabihin, yung mga... yung mga fake na, alam mong... nanghingi ng pera, huwag kayo magpapaniwala. Ma'am Mary Gail. Yes, sir. Anong sabi to ng family mo, sabi ng boyfriend mo? May boyfriend ka, tama? Yes, sir, madam. Anong sabi ng boyfriend mo rito? Sinuportahan niya lang po ako, inalalayan niya ako.
Kasama ko po siya actually ngayon po. Oh, Sir Ernie, wala na. May boyfriend na. Taken. Taken na siya. Okay. Ganda ng miss by ni Sir Ernie. Oh, talagang blooming na blooming siya. And ano sabi po ng mga kaibigan mo, friends mo, family? Yung mga close friends ko, sir, hindi po talaga naniniwala na ako yun. Although nga po, hindi po kasi nila alam yung real story na mother ko po talaga yung gumawa. Anong sabi sa work mo? Wala pa po, sir. Okay. Hindi pa po na... At least, na-clear na lahat. Yes, sir. Yun nga po. Ito'y nabigyan ng tuldok. Yes po. Kung hindi po sa inyong pagpunta rito, ma'am, hindi tayo nagkaayos. Yes, hindi po. Naayos ng problema. So, Sir Ernie, wala ka nang gagawing pagte-text kay Ma'am Melita? Opo. Bahala na si Ma'am Marigail. Of course, from time to time, okay ba Ma'am Marigail kung mamarapati mo? Kami na lang, kung sakali man nag-miss si mama mo, opo, papaalala namin sa inyo. Ah, sir, para wala na silang communication dalawa. Yes, para po, stop na. Okay po. Paalala namin sa inyo na yung padala. Yes, sir. Pinsenas. Yun lang. Okay po. Eh, pwede mag-shake hand lang kayo? Okay lang? Sports? Sport lang. Shake hand okay. Lang. Sport. Okay. Yeah. Alright. So, nasaan na yung mga picture? Okay. Ito yung mga picture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito, pinagawa mo ito. Bata pa kayo dito, ma'am? Yes, sir. Ilang taon na kayo dito? Wala pa. 20 po ata. Sino bigay sa ito? Sa FB po, doon sa communication namin, doon po sa private, iyan po ang pinos niya po. Eh, sino po? Ah, pinos ng mother. Siyempre, hindi siya yun, hindi siya. So, 12 lang. Okay. So, turn over ko na po sa inyo to. Sige, sir. Okay, bahala na kayo kung anong gagawin nyo. Tapo nyo. Malinis. Okay. So, sir, natulog ka na. Wala na tayong problema. Pero ito mga resibo, pwede mo itong i-keep. Ito yung patunay na talagang... Nagpadala siya. Okay po. Ang dami oh. Lahat ba yan ang padala mo sa mama ko? Yan na lahat yun. Pwede ba picturean ko lahat yan? Sige, picturean. Kasi, sir, hindi po kami papadala. Kung ano lang nakasaad dyan, yan na po ang babayaran ng mama ko. Sige, sige. So, pipicturean nyo po, ma'am? Yes, sir. Lahat po. Kahit yung amount lang, sir, para... Sige. Ipipicture yung amount. Ay, 3,000. Okay, ano man to? Okay. Sige. Buti na lang sir, nagtago ka ng mga resibo. Ano? Very important yan. Ano to? I love you. Ah, iba naman to. Yan to. Wala naman to sa I love you na yan. Sige, isa-isay natin to. Ito, pera padala yan. Oh, dito may... Pakikuha nyo nga to, ilagay dun sa ano niya. Okay. Okay. So, yun lang po. Meron, at least may kopya kayo. Yes, so, kwentahin nyo rin po. Apo. And then... Yun ang pagbabasehan, yes, dun ho kayo magbase para magbayad. So siya magsisiguro na every 15 magbibigay siya ng pera. So no more communication to the mother. Paano naman humaano, pera padala din? Yes, sir. Kasi sinasabi nung nanay niya, kung paano yung bigay mo, yes, sa kanya, sir. Fair lang naman yun. Fair, sir, lang naman yun. Kasi ang bigay niya sa'yo, utay-utay din siguro. Pero kung halimbawa gusto niya matapos ng problema, magbayad sila in full, option nila yon. Sir, regarding that po, pag-usapan namin ng family. Oo, option nila yon. Importante, sir, willing magbayad. Kailan mo gustong bumiyay? Anytime yan. Oh, 700. Sige, 7. Oh, 700 sa pamasahe. 1,000 sa pocket money. Maraming salamat po. Okay na yan. Hindi utang yan, libre yan. Okay. Sige. Okay, sir.